Ginawa noong 1943 ang Batik Pilife Ref 1527. Ang relo ay naglalaman ng higit sa 20 iba't ibang mga mahalagang bato at ginawa mula sa 20 karat rose gold. Ang mga tag price ng relo ay nagmula sa dalawang bagay. Ang unay ito ay hindi kapanipaniwalang bihira at isa lamang ang uri nito. Pangalawa naman ay nagpunta si Patek upang gamitin ang modelong ito bilang inspirasyon para sa marami pang ibang mga modelo. Ikasyam sa tilistahan, number 9, Patek Philippe Ref 1518 in stainless steel. Sinusukat sa high grade at hindi kinakalawang na stainless steel. Ang una sa isang limitadong edisyon na 4 na piraso ng series by Patek Philippe. Ang pagbebenta sa auction ng $11 million ng 1518 ay naiiba sa karamihan ng iba pang mga relo ng Patek Luxury Watches na gawa sa rosas o dilaw na ginto. Dalito lamang ang perpetual Patek calendar chronograph na gawa sa bakal. Ikawalo sa tilistahan, number 8, Paul Newman Rolex Daytona. Si Paul Newman ay isang kilalang artista sa buong mundo at ang passion nito ay tungkol sa horology at motorsport. Ibinigay sa kanya ng kanyang asawa ang relo na ito upang magbigay pugay sa kanyang mga hilig nito. Ang relo ay may natatanging itim at cream exotic dial. Pinatayang isa lamang sa 20 Daytonas ang nilagyan ng kakaibang dial. Dahil ang original na mabagal silang ibenta, tumaas ang presyo nito at kalaunan ay ibinenta para sa isang figure sa auction. Ikapito sa tilistahan, number 7, Jacob & Co. Billionaire Watch. Ginawa mula sa 260 carat emerald cut diamonds. Ang billionaire watch na ito ay tiyak na nabubuhay sa mga nagmamay-ari at nakapangalan dito. Ito ay may magandang naka-estilong mukhang isang skeleton sa loob ng isang nakakasilaw na paglalarawan ng matapang at mapaghimagsik na espiritu ng Jacob & Co. Ika-anim sa tilistahan, number 6, Patek Philippe Henry Graves Super Complication. Ang Henry Graves Super Complication ay nilikha para sa isang mayamang American banker ng parehong pangalan. Ang masalimuot na timepiece na ito ay binubuo ng 24 komplikasyon na may kasamang isang walang hanggan na kalendaryo. Minuto na inuulit, may Westminster Chimes, pagsikat ang araw at paglubog ng araw, at isang celestial chart base sa ibabaw ng isang madilim na kalangitan. At pagmay-ari ng New York at ito ay isang kamangamangang relo sa kasaysayan. Kalima sa tilistahan, number 5, Chopard 201 Carat Watch. Upang maunawaan kung bakit ang relo ng Chopard 201 Carat ay isa sa mga pinakamahal na relo sa buong mundo dahil ang relo ay may pinagsamang isang kumpol na mga makukulay na diamante. Kabilang na isang 15 karat pink na diamante, isang 12 karat na diamante at isang 11 karat na puting brilyante. Kung hindi sapat iyon, kung gayon marahil isa pang 163 karat na puti at dilaw ng diamante ang nakalagay pa dito. Ika-apat sa tristahan, number 4, Jaeger LeCoultre Jewelry 101 Menchat. Ginawa ito upang ipakita hanggang sa 576 diamante at isang sapphire dial. Ang Jaeger LeCoultre Jewelry 101 Menchat ay likas na bigay kay Queen Elizabeth II upang ipagdiwang ang kanyang 60 tagupo bilang reyna. Ito'y ginamitan ng manumanong makina
at ang mukha ng relo ay may dayan na kulay pila at isang paikot-ikot na korona. Ikatlo, sa listahan. Number 3, Brigitte Grenade, Complication Marie Antoinette. Ito ay ginto sa labas at loob, at may kita mo ang loob nito. Ang magandang pocket watch na ito ay sinasabing inatasan ng isang kasintahan ni Marie Antoinette, ang reyna ng Pransya. Nagsimula ang paggawa sa relo noong 1782 at ang resulta nito ay totoong masterpiece o gawa ng teknolohiya na naglalaman ng bawat pag-andar na magagamit na kahit anong oras. Ikadalawa, sa listahan. Number 2, Graff Diamonds, The Fascination. Tinatawag ito bilang isa sa pinakamahal na relo sa kasaysayan. Ang Fascination by Graff Diamonds ay naglalaman ng 152.96 carat na puting diamante. Gayunpaman, nagtatampok din ito ng isang nababalot na 38.13 carat pearl na hugis brilyante na singsing na matatagpuan sa gitna ng relo. Dito na tayo sa una sa ating listahan. Number 1, Graff Diamonds Hallucination. Ang pinakamahal na relo sa mundo ay ang Graff Diamonds Hallucination. Ang Hallucination ay nagkakahalaga ng higit pa sa pinakamahal na relo na ginawa. Ang relo ay nakalagay sa isang platinum na porcelas at ginawa mula sa 110 carats na bibihirang mga kulay ng diamante at iba't ibang paghiwa o paghulma hanggang matapos ito. Ang Hallucination ay isang tatangi-tangi at obra na nagawa at ito ang pinakamahal na relo sa buong mundo hanggang sa ngayon. Magkaroon lang tayo kahit isa sa mga relo na ito. Siguradong yayaman tayo kapag binenta mo ito, diba? Pero mas mahalaga pa rin ang pamilya kaysa sa relo na ito. Magmahalan at kalimutan ang lahat ng problema para tayong lahat ay magiging masaya, diba? Paano ba yan? Hanggang dito na lang tayo. Sana meron kayo napulot na konting aral sa video na to. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Maraming salamat. Paalam!